katotohanan sapagkat alam naman natin na nahitatatag ng banal na kasulatan. Malimit na naririnig natin na iba noon. Muli ang programang katotohanan ay bumabati sa inyo. Nawa ang kapayapaan ang sumating lahat. Samantalang tayo ay muling mag-aaral ng salita ng Diyos. Ako po ang inyong kaibigan, Brother Johnson Amigan, at kasama po natin ang inyong kapatid at kaibigan sa Impapawid, Brother Richard Thompson. Sa loob ng isang oras ay pag-aaral natin ang isa sa mahalagang paksa. Patuloy ang ating serye dito sa 28 Fundamental Beliefs of Seventh-day Adventist. At second to the last na po tayo. Ano? Nasa ika-27 paksa na po tayo, mga kapatid, mga kaibigan. Isa na lang at matatapos na natin ang ating serye. Tapos ay dadako na tayo sa mga pagtanggap ng mga katanungan, Brother Richard. Apo. At bago natin ito simulan, mga kapatid, nais ko nga pala munang batiin ang ating mga taga-subaybay. Yung mga nag-aabang ng ating mga ina-upload sa Facebook, sa YouTube, at siyempre yung ating mga tagapakinig sa radyo. At lalo na ang ating mga televiewers. Kami po ay nagagalak na tayo ay nagkasama ng matagal sa pagitan ng inyong pagsubaybay. Huh. Salamat at sana ay huwag kayong mawawala na ang mga natitirang programa at episode sa programa Katotohanan ay huwag po ninyong kakaligtaang panoorin. Ngayon ay dumako po tayo sa ating panalangin bago natin muling basahin ang pinakabuod ng ating pong paksa ngayon. Brother Richard. Apo, tayo po ay manalangin. Pagpala po naming Diyos sa mong banal, muli po nagpapasalamat ang inyong mga lingkod na kami binigyan ng pribilehyo, pagkakataon, upang aming maipahayag ang iyong ebanghelyo. Yes. At nawa sa aming mga tagapakinig, tagapanood, tagasubaybay, buksan ang kanilang mga puso upang ang mga katotohanan kanilang matututunan sa pamagitan ng palatuntunang ito ay kanilang nasaing tanggapin. Yes. At sa tulong na iyong biyaya, makita po sa aming mga buhay. Amen. Maraming pong salamat sa kasiguruhan ng aming dalangin. Dininig niyo sapagkat hinihiling namin ang lahat. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo na siya naming tagapagligtas. Amen. Amen. Ang ating tatalakayin ngayon, mga ginigil na taga-subaybay, ay pinamagatang The Millennium and the End of Sin, or ang sanglibong taon, or millennium, at ang katapusan ng kasalanan. Yung word na millennium ay mula sa salitang mil, na ibig sabihin libo, at anum, ibig sabihin ay taon. Kaya pag sinabing millennium, ito ay tumutukoy sa 1,000 years or 1,000 taon na binabanggit po sa atin sa Kapitulo 20 ng Aklat ng Apokalipsis. Bago natin isa-isahin ang mahalagang punto dito or detalye, ay muli nating pagkalob sa ating kasama, Brother Richard, ang buod para basahin at isalin ito sa Tagalog. Ayan po. Maraming salamat po muli sa inyo, aming mga giliw na taga-subaybay sa palatuntunang ito. At mabasahin ko po ang pinakabuod o statement of belief ng samahang ito, Seventh-day Adventist, sa kanilang pinagkakaisahang paniniwala patungkol sa aral na ito o doktrinang ito. Statement of belief number 27, the millennium and the end of sin, ang 1,000 taon at ang wakas o katapusan ng kasalanan. Ang sabi po dito, the millennium is the 1,000-year reign of Christ with His saints in heaven between the first and second resurrection. Yeah. Ang 1,000 taon daw po ay ang 1,000 taong paghahari ni Kristo kasama ng kanyang mga hinirang o ng kanyang mga banal sa langit, at ito ay mangyayari sa pagitan ng una at ikalawang pagkabuhay na maguli. Yeah. During this time, the wicked dead will be judged, the earth will be utterly desolate without living human inhabitants but occupied by Satan and his angels. Ano pa ang sinasabi? Sa mga panahong ito, itong 1,000 taon, Brother Johnson at mga giliw na taga-subaybay,
ay dito hahatulan alin? Ang mga tao, lalong-lalo na yung mga hindi mananampalataya. Yan. At sa panahong ito, walang buhay na sinumang tao. Walang anumang buhay dito sa mundong ating ginagalawan sa ngayon. Subalit sila ano po, tinitirhan, okupado nino ni Satanas at ng kanyang mga kampon o ng kanyang mga anghel. At it's close, Christ with the saints and the holy city will descend from heaven to earth. Sa katapusan nitong 1,000 taon, si Kristo at ang kanyang mga hinirang o ang kanyang mga banal at ang bayang banal ay bababa mula sa langit patungo sa lupang ito. The unrighteous dead will then be resurrected. Yeah. Ang mga patay na masasama sa panahong yon ay muling ano? Muling bubuhayin. And with Satan and his angels will surround the city. Kasama si Satanas at ang kanyang mga kampon o ang kanyang mga anghel ay susubukin nilang paligiran o kubkubin ang bayang banal. But fire from God will consume them and cleanse the earth. Subalit sa panahong ito, naiisipin nila at gagawin nilang kubkubin ang bayang banal na bumababa sa langit ay pauulanan sila ng Diyos ng apoy at sila'y pupuksain nito. The universe will thus be freed of sin and sinners forever. Mm. At sa panahong ito, ang sansinukob, ang sanlibutan ay makalalaya na saan? Sa kasalanan at mga makasalanan magpakailanman. Yun. Ito po ang buod ng statement of belief o paniniwalang pinagsasamasamahan at pinagkakaisahan ng samahang ito na dilit walang iba, tinatawag niyo po at kilala niyo sa pangalang Seventh-day Adventist. Brother Johnson. Yan. At napakinggan natin, mga kapatid, mga kaibigan, ang ating pong pinakabuod. Katulad ng mga dati nating paksa ay hindi po ito basta isang katang-isip. Ating po muling susuportahan ang bawat punto doon ng mga talata sa Biblia. Tama. Sabagat hindi na ilagay doon yung detalye, atin ngayon itong ipagkakaloob sa ating mga taga-subaybay, Brother Richard. Opo. So, nabanggita natin kanina yung salitang millennium ay 1,000 taon. So, pag-aaralan natin dito ang tatlong bagay. Kailan ito magpapasimula, ano ang mangyayari sa loob ng 1,000 taon, at ano mangyayari sa katapusan ng 1,000 taon. Yeah. Para hindi tayo madaling mapaniwala, baka may magsabi, hindi, tapos na niya yan. At saka pwede rin na mayroon tayong maririnig na mayroon pangyayari sa loob ng 1,000 taon. Kung yun ay sinasabi ng Biblia, ay walang problema para hindi natin tanggapin. Pero pagka hindi tama sa sinasabi ng salita ng Diyos, ay walang dahilan para tanggapin po natin, mga kapatid. So, tingnan po natin, ano ang isa sa hudyat or palatandaan para malaman natin na nagpasimula ng 1,000 taon. Yan. So, itong aklat ng Apokalipsis na naglalaman ng mga kapahayagan, paunang pahayag ng Panginoon sa mga darating, ay ganito ang ating mababasa. Apokalipsis Kapitulo 20, at ang talata po nito ay 1, at itutuloy ko muna ito hanggang 4. Mm-hmm. Ganito ang nakalagay. At nakita ko ang isang anghel na nananaog mula sa langit na may susi ng kalaliman at isang malaking tanikala sa kanyang kamay. At sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas na siyang Diablo at Satanas, at ginapos na 1,000 taon. At siya'y ibinulid sa kalaliman at sinarhan at tinatakan ito sa ibabaw niya upang wag nang magdaya sa mga bansa hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Pagkatapos nito ay kailangan siya'y pawalang kaunting panahon. Sa 4, at nakakita ko ng mga luklukan at may mga nagsisiluklok sa mga ito, sila ay pinagkalooban ng paghatol. At nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patutuon ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos. At ang mga hindi sumamba sa hayop sa kanyang larawan man at hindi tumanggap ng tanda sa kanyang noo at sa kanilang kamay
at sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ayan. So, maliwanag dito, Brother Richard, yung tinutukoy talatang bumanggit sa tinatawag nating millennium or 1,000 taon. Yan. At titingnan natin dito yung ilang mga mahalagang punto, Brother Richard. Tama. Bilang pasimula. Ang sinasabi po sa atin ng talata ay, kung inyo mapapansin po dito, may mangyayari kay Satanas. Siya ay igagapos sa loob ng 1,000 taon para hindi na ika makapangdaya doon sa talatang 2 at hanggang sa 3. At pagkatapos sa 1,000 taon, sabi ng huling bahagi ng talatang 3, kailangan siya'y pawalang kaunting panahon. So, meron na tayong clue dito, Brother Richard. Sa loob ng 1,000 taon, kulong si Satanas. Tama. After ng 1,000 taon, papawalan siya. Tama. Ayan. Oo. Ito nga, 1,000 taon pinag-uusapan ng ating, ang sinabi mo kanina ay dapat alamin natin kung kailan ito magpapasimula. Tama. Sinabi dito. So, ang sabi dito sa talatang 4, ang pasimula nito ay doon sa panahon na ano po, ulitin ko lang ang talatang 4, Brother Johnson. At nakita ko ang mga luklukan at may mga nagsisiluklok sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol at nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patotoo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos at ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay at sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Yan. So dito may clue na ibinigay sa atin. Ang pasimula ng 1,000 taon. Paghari na 1,000 taon, kasama ni Kristo yung mga banal na namatay, bubuhay na maguli, ayun alin, yun ang makakasama ni Kristo sa paghahari sa loob ng 1,000 taon. So ibig sabihin, magpapasimula ang 1,000 taon doon sa panahon na bubuhay ng maguli ni Kristo ang mga banal na nangamatay para sa Kanya. Nasa talatang 6, basahin ko, Brother Richard. Sige. Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Ayan. So, may binabanggit na unang pagkabuhay na maguli. Mapalad daw. Mapalad. Makalakip. Oo. Bakit? Kasi sila'y makakasama ni Kristo na maghahari ng 1,000 taon. At ito, Brother Johnson, maliwanag na sinasabi sa atin dito na may unang pagkabuhay na maguli. Tama. At doon magpapasimula alin? Doon magpapasimula ang 1,000 taon na paghahari ni Kristo at ng kanyang mga banal na namatay para sa kanya, Brother Johnson. So, ang tanong, kailan nga talaga ito magsisimula? At saka isa pang bagay na gusto mapansin doon sa talata yun ay napalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay. So, ibig sabihin, yung hindi makalakip doon, hindi mapalad. Ay, tama. So, ibig sabihin, itong mapalad na ito yung maliligtas, sabi mo nga kanina, Brother Richard. Yung hindi makasama sa unang pagkabuhay, ito yung mga hindi maliligtas. Tama, tama. At tama yung sinasabi roon sa aklat ng Tesalonica, Brother Richard. Ayan. Na ganito. Sapagkat ang Panginoon din ang bababa mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Ito yung tinutukoy doon. Ayan. Na mapalad. Namatay kay Kristo. Kailan ba mangyayaring ito? Kailan nga ito mangyayari, Brother Johnson? Ang sabi sa 15, sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon na tayong nangabubuhay na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi tayo mga uuna tutulog sa anumang paraan sa mga nangatutulog. So, ibig sabihin, ang starting point ng 1,000 years ay yung panahon na pagkabuhay na maguli sa unang pagkakataon ng mga namatay kay Kristo. Ibig sabihin, kung
ating titingnan sa record ng banal na kasulatan, mangyayari yun, Brother Johnson, pagdating sa tinatawag niya na second coming ng ating Panginoong Kristo. Pagdating niya, mabubuhay yung mga matuwid. Tama. Unang pagkabuhay yun. Yun. Ayan, tama din yun sa Apokalipsis kanina na mapalad yung makalakip kasi ito pala yung mga ligtas. Mm-hmm. So, merong pagkabuhay na mag-uli after ng 1,000 years. Ay, tama. Ito yung masama. Ngayon, ang matatandaan natin dito, ang dapat natin tandaan, mga kapatid, ang pangyayari sa pasimula ng 1,000 taon, darating si Kristo. Tama. Mabubuhay ang mga matuwid. Matuwid. Ayan. Mm-hmm. At yung mga masama naman, naaabutan ng Panginoon, Nabuhay, ay binabanggit doon sa Kapitulo 6 ng Apokalipsis. Opo. Ito naman ang sinasabi sa talata. Mm-hmm. Ganito ang ating mababasa, talatang 15. At ang mga hari sa lupa, at ang mga prinsipe, at ang mga pangulong kapitan, at ang mayayaman, at ang mga makapangyarihan, at ang bawat alipin, at ang bawat laya ay nagsipagtago sa mga yungib, at sa mga bato, at sa mga bundok. Talatang 16. At sinabi nila sa mga bundok at sa mga bato, mahulog kayo sa amin at kami inyong itago sa mukha noong nakaupo sa luklukan at sa galit ng kordero. So pagdating ng Panginoon, starting point ng 1,000 ng millennium or 1,000 years, darating siya, mabubuhay ang mga namatay na matuwid at mamamatay yung mga buhay na masama. Masama. At sa binasa natin 4:16 kayo ng Tesalonica, kung itutuloy natin ng 17, kung magkagayon tayong nangabubuhay na nangatitira, ay aagawin kasama nila sa alapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin at sa ganito isa sa Panginoon tayo magpakailanman. So yung hindi naman nakaranas ng kamatayan, abutan ng Panginoon na buhay, ay hindi na sila mamamatay. Tama yun. Aagawin na lang kasama ng Panginoon sa hangin, sa salubong po doon ang mga maliligtas. So napakaswerte, hindi makakaranas ng kamatayan. Sabi nung sa 1 Corinto 15, ay babaguhin na lang sila na hindi sila makakaranas ng kamatayan. So, iulitin natin. Ano ang event sa pagdating ng Panginoon? Sa pasimula ng 1,000 taon, darating si Kristo. Bubuhayin ang mga matuwid. Yung mga buhay ay aagawin kasama ng mga binuhay sa lapaap. At ang mga makasalanan, mamamatay. Tama. Yung mga makasalanan na patay, mananatiling patay. Hindi pa sila bubuhayin. Oo, kasi nabanggit nga doon sa, para mapatunayan ho na natin sa ating mga taga-subaybay, ay binabanggit dito sa 20 talatang 5. Ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Ito ang unang pag-abuhay na mag-uli. At yan, Brother Johnson, ay hindi binigyan ng bilang ng ating Panginoong Kristo, pero siya ay ganun din ang tinutukoy patungkol dito, Brother Johnson. May dalawang pagkabuhay na maguli. Sige. Sabi ng ating Panginoong Kristo sa Juan 5, talatang 28 hanggang 29. Huwag ninyong ipanggilalas ito, sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng mga nasa libingan ay makaririnig ng kanyang tinig. At magsisilabas ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay. At ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. So dito maliwanag, Brother Johnson, ano? Yung mga mangyayari sa panahon ng pasimula ng tinatawag nating paghahari ni Kristo at ng kanyang mga banal sa loob ng 1,000 taon. Yeah. So maliwanag na ang starting point nito, mga giliw na yung mga taga-subaybay, ay mangyayari. Mangyayari sa pasimula ng 2nd pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Ayan. Puntahan natin ngayon, mga kapatid, ang kalagayan or ano ang mangyayari sa loob ng 1,000 taon. Yun. Sa pasimula po ng sa pag-akyat ng mga matuwid sa langit kasama ng ating Panginoon, ang lupa ay magiging walang ano. Tama. Walang anyo. Walang ayos. Oo. At ganoon na rin ang kanyang kalagayan sa loob ng 1,000 taon. Mm-mm. Mababasa natin ito sa Jeremias 4, ang talata ay 23. Ganito ang nakalagay. Aking minasdan ang lupa at narito, sira at walang laman. At ang langit ay walang liwanag. Aking minasdan ang mga bundok at narito, nagsisiyanig. At ang lahat ng mga burol ay nagsisindayon. Ako'y nagmasid at narito, walang tao. At lahat ng mga ibon sa impapawid ay nangakatakas.
Kasi kung titingnan po natin at pag-aralan natin yung pagdating ng ating Panginoon, ay maguguho ang mga bundok, magkakaroon ng napakalakas na lindol. Mm-hmm. Na kung natatandaan po ninyo, binasa natin sa Kapitulo 6, 15 at 16 ng Apokalipsis, ang mga taong nasumpungang hindi tapat ay mas gusto nilang magpatabon sa mga gumuguhong mga bato at mga bundok. Mm-hmm. Kasi hindi nila kayang tumingin sa Panginoong Hesus na dumarating. So, makikita natin, magkakaroon ng napakalakas na tidal wave. Talagang ang mga, kung babasahin po natin yung aklat ng Mateo, ang mga bundok ay mapapatag sa napakatinding pagguho. Kaya nga sabi rito, magsisiin dayog sa binantalatang binasa natin. Mawawasak ang lupa. Tama. So, during 1,000 years, sira at walang katao-tao sa lupa. Bakit? Ang mga ligtas nasa langit. Nasa langit. Oh. Sino nandito? Si Satanas. At ito, Brother Johnson. Oo. Dito, mabubura yung aral kasi may mga aral na during this time, nasa 1,000 years, ay may second chance. Mm. Yung mga taong buhay na hindi nakapamuhay ng banal ay mabibigyan muli ng pagkakataon sa mga panahong ito. Narinig ko yan diba? Sa isang mga aral. May mga tinatayo ng second chance. Wala. During this 1,000 years na paghahari ng Panginoon at ng kanyang mga banal. So, delikado yun. Uh-huh. Kasi si Satanas yung nandito sa lupa. Sa nga eh. Walang tao eh. Oh. Walang katao-tao dito. Pati nga mga ibon, wala eh. Kaya nga, alam mo yung statement of belief natin, ang sabi dito, during this time, the wicked dead will be judged and the earth will be utterly desolate without living human inhabitants, but occupied by Satan and his angels. Kaya biblical na biblical, Brother Johnson eh. Oo. Sino lang ang umuukupa ng mundong ito sa panahon na yan? Si Satanas at kanyang mga alipores. Eh, sa mga nagsasabing nandito daw sila during 1,000 years. Eh, baka naman gusto nyong angkinin na kayo si Satanas at ang kanyang mga kampon. Ay, hindi naman siguro. Ayoko naman isiping na recruit na sila ni Satanas at kasama dito sa mga... Maninirahan dito sa 1,000 taon. Ibig sabihin, yung sinasabi dito sa Kapitulo 20, Brother Richard, mm-hmm. na talatang 1, at nakita ko ang isang anghel na nananaog muna sa langit na may susi ng kalaliman at isang malaking tanikala sa kanyang kamay at sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas na siyang Diablo at Satanas at ginapos sa 1,000 taon. Ibig sabihin, kasi espiritu sa Satanas eh. Mm-mm. Hindi mo pwedeng igapos. Mm-mm. So, ito po ay tinatawag natin chain of circumstances, Brother Richard. Mm-hmm. Para siyang nakagapos, at sinabi nga rito sa talatang ito, ibinulid siya sa kalaliman. Ano? Mm-hmm. Ginapos sa 1,000 taon. Sa 3, at siya ibinulid sa kalaliman at sinarhan. At tinatakan ito sa ibabaw niya upang huwag nang makapangdaya sa mga bansa hanggang sa mga dapang 1,000 taon. Pagkatapos nito, kailangan siya ipawala ng kunting panahon. Yama. So, para siyang nakakulong. Kasi, ibinulid siya sa kalaliman eh. Hindi ito isang lugar, mga kapatid, na mayroong isang specific na lugar dito sa mundo, doon kinulong si Satanas. Ito mismong mundo ang kanyang pinagkulungan. Kasi, sabi rito, ibinulid sa kalaliman. Para mapatunayan natin na itong mundo ang tinutukoy na kalaliman ay mababasa po natin dito sa Genesis kapitulo 1 talatang 1 at 2. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at lupa at ang lupa ay walang anyo at walang laman at ang kadiliman ay suma sa ibabaw ng kalaliman at ang espiritu ng Diyos ay suma sa ibabaw ng tubig. So, yung kalaliman na binabanggit dito ay itong mundo. Kamukha nung hindi pa inaayos ng Diyos, walang anyo. Mm. So, dahil na masisira ito sa pagdating ng Panginoon, ito rin yung pagbubuliran kay Satanas para siyang nakagapos kasi ang kasama niya ay mga kampon niya. Wala naman siya ng matutokso. Mm. Sabi roon ay wala para hindi na makapangdaya sa mga bansa. At para, kasi ang mga makasalanan, patay. Mm. Para susugan yung sinabi mo na ito nga rin yung sanlibutan mm. at hindi kung saan-saan mang ng kalaliman. Ang sabi dito, sa ikalawang Pedro 2.4, sige. Ang sabi dyan, sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagpatawad sa mga anghel ng mga kasala, ang mga yaon, kundi sila'y ibinulid sa impyerno at kinulong sa mga hukay ng kadiliman upang ilaan sa paghuhukom. Dito, Brother Johnson, ganda. gusto kong sabihin natin, kasi itong impyerno ito ay
nung basahin ko yung impyernong pinagbuliran sa kanya, sa salitang Grego, Brother Johnson, ito'y Tartaros, hindi ito yung dagat-dagatang apoy eh. Hindi. Kasi yung dagat-dagatang apoy na impyerno sa Greek, ito yung Gehenna, Brother yeah. Johnson. Uh-huh. So saan ba itinapon si Satanas, nung si Lucifer, nung naging Satanas, nung siya'y magkasala laban sa Diyos? Uh-huh, saan po ba siya? Sabi uh-huh. nga ng aklat ng Apokalipsis, sa aba ninyong nasa lupa. Ibig sabihin, ito ring mundong ito, hindi kung saan, kaya minsan tuloy, may, nung mabasa ito, may nagtanong sa akin, Brother Johnson, saan ba yung impyernong pinagbulirang kay Satanas na yan? Oo. Ang maliwanag na sagot, Brother Johnson, ay ito eh. Mm-mm. Itong lupang ito eh. Ito yung tinatawag na kanyang ano, naging abode. Ito yung kanyang naging tahanan. Mm-mm. Opo. At nandito, hindi lang siya, kundi, ang sabi dito, pati ng kanyang ano, pati ng kanyang mga kampon, ulitin ko, sapagkat ang Diyos ay hindi nagpatawad sa mga anghel na mga kasala ang mga yaon, kundi sila ibinulid sa impyerno at kinulong sa mga hukay ng kadiliman upang ilaan sa paghukom. Yeah. So yun din ang sinasabi ng iyong binasa kanina, Brother at Johnson. Kung ating pang gagamitan ito ng semantics, Brother Richard, mm-hmm. yung bottomless pit na tinatawag mm-hmm. dito, sa Greek ay abusos. Yun. Na ito ay ginamit din noong ang lupa ay wala pang anyo. Wala pang anyo. Mm-hmm. So itong ang lupa ang pagbubuliran kay Satanas. Kaya kung may nagdodoktrina sa inyo, sa loob ng 1,000 taon na dito sila pangangaralan, delikado ho yun. Huwag kayo maniniwala doon. Si Satanas kasama nyo rito. Mga kapatid, sumama ho tayo sa unang mabubuhay na maghuli. Kasi wala nang... Wala na. Wala si nang pagkabuhay na unang pagkabuhay sa after ng 1,000 years eh. Kasi si Kristo kasama yung mga banal. Sino pa mangangaral dito para mabigyan kayo ng second chance. Si Satanas mga ngarap. Mahirap yun. Mm-hmm. Wala akong ganun sa Biblia, mga kapatid. Mm-hmm. Ngayon, puntahan natin yung mga pangyayari. Ilan pang mga bagay na kalagayan ng mundo sa loob ng 1,000 taon, mm-hmm. Brother Richard. Ito yung pinag-aralan natin doon sa ating paksa na tungkol sa sanktuaryo, mm-hmm. na meron tatlong klase ng judgment, mm-hmm. pre-millennial judgment, at saka yung millennial judgment, na ang mga banal ay maghaharing kasama ng Panginoon. Tama. At kasama tayo sa hahatol doon sa mga makasalanan. Kaya tayo tinatawag na mga kasamang maghuhukom, kasi mapapatunayan natin na kaya wala ang ating ine-expect na makapunta doon sa langit. Maiintindihan natin doon, Brother Richard, kaya pala hindi nakasama kasi mayroong ginawang kasalanan. Ayan. So, ang mga banal, tandaan natin, kasama ng Panginoon doon sa langit, mm-mm. during 1,000 years. Kaya mm-mm. hindi po totoo na may pangangaral dito. Mm-mm. Kasi ang unang pagkabuhay ay mapalad sa mga tao. Oo. At ito'y magpapasimula sa pasimula noong 1,000 taon. Kaya kung may nagsasabi na mayroon pang chance ang tao after 1,000 years, magkakamali po ang Biblia, kasi hindi na magiging totoo yung sinabi na mapalad ang makalakip sa unang pagkabuhay. Alam mo, Brother Johnson, na gusto kong diin na natin itong bagay na ito. Sige. Kasi maraming naniniwala dito. Oo nga. Maraming naniniwala dito. Malaking samahan kaya. Mo ha, ito. Paano ba pwedeng manampalataya ang tao? Mm-hmm. Tingnan natin sa Roma ha, kung talagang may pangaral pa rito. Ha? Tingnan natin. Ang sabi sa Roma, paano mananampalataya yung mga yan. Tao? Kung paano silang magsisitawag doon na hindi nila sinasampalatayanan? At paano silang nagsisampalataya sa kanya na ni hindi nila napakinggan? Yan. Paano silang makikinig na walang tagapangaral? Uh-huh. Paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Mm. Gaya ng nasusulat, anong pagkaganda ng mga paaniyaong mga nagdadala ng masasayang balita ng mga bagay na mabuti? Brother Johnson, sino ba yung matitira dito? Mm-hmm. Si Satanas at ang kanyang mga kampon. Anong magandang balita ang ipapangaral ni Satanas at ng kanyang mga kampon kung totoo man may second chance dito sa lupang ito sa panahon ng milenyo? Yun na nga. Nandun na nga yung nat na mga banal eh. Tama. Kasama ng ating Panginoong Kristo. Brother Johnson, gusto kong ano? Sige. Gusto kong basahin nga itong Unang Tesalonica, Kapitulo 4, simulan natin sa 14, tapusin natin sa 17 para ating makita. Maganda. Sapagkat kung tayo'y nagsisisampalatayang si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli, ay gayon din naman ang mga nangatutulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon na tayong nangabubuhay hanggang na nangatitira, hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi tayo mga uuna sa anumang paraan sa nangatutulog o sa mga namatay, brother. Uh-huh. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw
may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos, at ang namatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayong tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin at sa ganito isa sa Panginoon tayo magpakailanman. Yeah. Brother Johnson, tingnan mo ha. Sa pagdating ng Panginoong Jesucristo, wala namang sinabi na may mga patay na mananampalataya kay Kristo, bubuhayin pero may ititira dito sa lupa. Mm-hmm. At wala rin sinabi na yung mga buhay na dinatna na mananampalataya kay Kristo, meron ding bahagi sa kanila na ititiro dito sa lupa para mangaral, Brother Johnson. Tama. Ang sinasabi ng talata, sa panahong ito, ha? Ulitin ko po sa 17, kung magkagayon tayong nangabubuhay na nangatitira, ay aagawing kasama nila? Yun. Ha? Sino yung kasama ng mga buhay na mananampalataya? Yung mga namatay na mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Ay binasa natin kanina doon sa Roma. Ano po? Uh-huh. Sa mga talatang binasa natin sa Roma 10:14-15. Ano ang sabi? Na paano silang makakapakinig kung walang mga ngaral? Tama. At paano naman sila mananampalataya kung walang napakinggan? Yeah. At paano naman anya sila mga ngaral kung hindi naman sila mga sinugo? Yo. At ano anyang pagkaganda na ano? Mga nagdadala ng magandang balita. Mm-hmm. Yung mga panlita na nagdadala ng magandang balita. E ngayon, eto, maliwanag na sinasabi na sa pagdating ng ating Panginoong Kristo, lahat ng patay na mananampalataya ay dadalin. Wala na yung mga natitira. Yung mga buhay na natitira, dadalin. Tanong, sino ang saka magiging... yung mga buhay na masama, mamamatay. Kaya nga, sino ang mga ngaral at sinong aaralan? Eh, yung patay na masasama, hindi naman bubuhayin. Oh. Yung mga buhay na masasama, mamamatay. Sinong aaralan nung mga ebanghelista? Kung may matitira dito, si Satanas? Oo nga, nakita ko dito, kamag-anak ito ng aral na mayroong purgatorio eh. Oo, kaya? Oo, kasi wala, parang mayroong isang lugar na may mga buhay na masama. Oo. At bibigyan ng tsansa para mabuhay. So, pinsan ito ng aral na naniniwala sa purgatorio. At saka alam mo nga, Brother Johnson, di ba may mga nagpapakilala ngayong mga, sila daw po yung mga saksi din ng Panginoon. Aha. Uh-huh. At talagang ngayon pa lang tumitingin-tingin sa mga malalaking bahay-bahay. Oo, di ba? Kasi sa panahon daw ng milenyo. Ah, yun ang mga narin. Sa panahon ng milenyo, ha? Masipang magbahay-bahay. Oo, ay yun daw ang mga titirhan nila. Lalong-lalo na yung mga magandang bahay na hindi sumampalataya sa kanilang inaaral. Naalala ko si Brother Ronald, di pag nagbabahay-bahay sa daw, bandang Makati. Sabi raw ng ganun, uy, maganda ito, ha? Tandaan ko yung ilista ko yung address nito. Matagal nga pa lang kaanib doon si Brother Ronald, ano? Sa panahon niya ng milenyo, pupuntahan ko ito. Magandang bahay ito eh. Merong jacuzzi. Binasa mo kanina na ang lupa sa panahong yan ay talagang wasa. Sira, walang laman. Oh. At saka, madadagdag pa natin yung talata dito sa 9:27 ng Hebreo. Mm-hmm. Talagang hindi totoo yung may tsansa pa. Oh, sabi rito, Hebreo 9:27, at kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Mm. Wala nang second chance. Wala. Pag nanamatay ka na, ang katapusan, ang kasabay nito, paghuhukom. Paghuhukom. Pag namatay kang makasalanan, wala ka nang magagawa. Sa ikalawang pagkabuhay kang mag-uli. Doon, malas yun. Kasi mapalad yung nasa makalagay una. Sa una. Oo. Pag hindi ka nakasama sa una, antimano, malas mo. Pagising mo, bumababa ang bayang banal. Oo nga. Para magpaulan ng apoy ang Panginoon. Oo, kasama doon sa librang karamihan na gustong agawin yung banal. Ayun ang mangyayari doon sa pagkatapos ng ano? Pagkatapos ng 1,000 taon. At nilinaw natin ito kasi during millennium time, ay talagang marami, Brother Johnson, ulitin natin, marami naniniwala na may second chance pa. Manilaw naming mga taga-subaybay. Isa sa mga kauna-unahang binanggit ng Panginoong Kristo bago siya dumating o pumarito sa ikalawang pangyayari o pagkakataon, Brother Johnson. Oo. Ang mag-ingat sa mga bulaang ano, mga bulaang propeta at mga ngaral sapagkat ililigaw nito alin ang hindi konti, kundi dami. Marami. Yo. Kaya manggiliw na taga-subaybay, sana hindi kayo kabilang doon sa mga nabanggit na maraming nadaya. Sana dito kayo sa kahit na papaano, hindi naman karamihan, hindi naman kauntian, basta tama ang aral na
tinanggap. Sigurado 'yon. Sigurado. Okay. Ngayon, ang balikan ko lang 'yung binabanggit dito sa talatang 5 at 4 size brother Richard ng Apokalipsis. Mm-hmm. Sige. Apokalipsis 20 talatang 5 at 6. Mm-hmm. Ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Mm. Sabihin, 'yung pagkatapos ng 1,000 taon, saka mabubuhay 'yung iba. Tama. Kaya pupuntahan natin ngayon 'yung event doon sa after ng 1,000 years. Mm-hmm. Kaya ang sabi ng size, mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli at sa mga ito walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan. At sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at mga haharing kasama nila sa loob ng 1,000 taon. Yan. Tapos sa 7, at kung maganap na ang 1,000 taon, si Satanas ay kakalagan sa kanyang bilangguan. Mm-mm. So ito na. After 1,000 years, si Satanas ay kakalagan sa kanyang bilangguan. Kaya tama pala yung dito sa talatang 3 na pagkatapos ng 1,000 taon ay papakwalan siya ng kaunting panahon. Yan ay talatang 3 ng Apokalipsis 20. Kapitulo 20. O basahin ko, maganda to eh. Mm-hmm. At siya'y ibinulid sa kalaliman at sinarhan at tinatakan ito sa ibabaw niya upang huwag nang magdaya sa mga bansa hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Pagkatapos nito, kailangan siya'y pawalang kaunting panahon. Mm. So after 1,000 years, si Satanas pakakawalan, pero kaunti lang yung panahon. Tama. Bakit? Anong meron? Mm. Yan. Yan. Bakit nakawala si Satanas, Brother Richard? Ayan. Oo. So may gagawin naman siya, ha? Yan. Ito yung tinatawag na last deception na gagawin ni Satanas. Oo. Doon sa kanyang mga dadaya. Nasa 9. Oo, nasa 9. Ang sabi dito, sige. At nagsipanhik sila sa kalaparan ng lupa. Mm-hmm. At kinubkob ang kampamento ng mga banal. At ang bayang iniibig at bumaba ang apoy mula sa langit. Mm-hmm. At sila'y nasupok. Yun. At ang diablo na dumaya sa kanila, mm-hmm, ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy at asopre na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta, at sila'y pinahirapan araw at gabi magpakailanman. Yun. Diyan mangyayari yung impyerno. Tama. Hindi totoo na may impyerno na ngayon. Yung mga maraming mga evangelical, Brother Richard, na ngayon daw ay may nakakita na sa impyerno eh. Si Michael Jackson daw, naroon. Oh, yung may pangalan yung bata eh. Ito'y naging sensation sa YouTube, Brother Johnson eh. Angelica yung pangalan ng bata. Sembrano. Oh, Angelica yung pangalan ng bata. Oh, Angelica, talaga, nakita niya ay nandun din daw si Pope. Pope John Paul II, nakakaasa sa mga Katoliko natin. Eh. Oh, pero talagang ito na may hindi tayo naninira dahil ito ay naging, nalaman ko nga lang ito dahil trending nga sa, eh, dahil nga sa YouTube. Siguro hindi ako nagkakamali, mga 4 or 5 taon nang nakalilipas. Ha? Oo, marami na niwala ako doon. Pero na may mga nakapansin, pinagkakitaan lang pala yun. Ay, doon si, sino mga binanggit? Michael Jackson, Elvis Presley, Pope John Paul II. So, hindi po totoo yun, mga kapatid. Pinag-aralan natin nakaraan, Brother Johnson, na pag ang tao namatay, eto nga, talagang sila ay nandyan lang sa libingan. At yun naman ang sinasabi ng ating mga binasa kanina pa. Oo. So wala pa ngayong lumalangoy sa apoy ng impyerno at wala. Lumalangoy sa apoy ng purgatorio. Mm-mm. Lahat, banal, masama, lahat sila ngayon ay kung sila ay namatay, nandyan lang po muna sila sa kanilang libingan. Hindi sila pumunta kung saan-saan. Yan. Kaya sabi dito sa Lucas 13:28, sabi, diyan na nga ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga ngipin kung makita ninyo si Abraham at si Isaac at si Jacob at ang lahat ng mga propeta sa kaharian ng Diyos at kayo'y palabasin. Masaklap. So ito yung masaklap na event, Brother Richard. Kasi sa loob ng 1,000 taon, wala namang malay itong mga masama. Tama. O anong nangyari. Mm-mm. Di niya alam na nagpakasaya na pala ang kanilang mga mahal sa buhay na dati tinukutya. Bakit ka sasama dyan? Ba't ka rin pala? Sayang oras dyan. Yung mga tao, di ba may mga mag-asawa ngayon na nagtatapatan lang asawang babae, pinipersecute naman, inaasar, salip na maniwala, sasadyaing maglasing, kontrahin. Pagdating nung panahon yon, mga kapatid, ay wala kayong kamalay-malay na inyong kinukutsang inyong mahal sa buhay, nakasama pala doon sa loob na 1,000 taon. Pag nabuhay kayo after 1,000 years,
kasama ang mga iba pang mga masasama. Sabi ng talata, doon na nga yung pagngangalit ng mga ngipin. Nakita nyo yung inyong mga mahal sa buhay, yung mga kilalang tao sa Biblia. Tapos, op, hindi kayo pwede rito. Ibig sabihin ay nasumpungan tayong hindi tapat. Magngangalit ang mga ngipin. Ito ay nagpapakita ng isang pangyayaring napakasakit. Para magngalit ang ngipin mo sa pagsisisi ay napakatinding pagsisisi. Mm-mm. Napakahirap at di na natin kayang baguhin ang ating mga buhay. Kahit anong pagmamakaawa natin, mga kapatid at mga kaibigan, katulad sa panahon ni Noe na nung magsimulang tumaas ang tubig, ay nang mamakaawa yung mga tao, Ginoong Noe, gusto namin pumasok, sarado na ang pinto ng arka. Mm-mm. Huwag nawang mangyari sa atin, mga kapatid, habang may panahon pa tayo ngayon, huwag nating hintayin na maubusan tayo ng panahon. Mm-hmm. No? Ang kamatayan, di natin alam. Kung mamatay tayong hindi handa, mga kapatid, wala nang second chance ang buhay natin. Habang buhay tayo, may pag-asa. Pero pag namatay, wala na ho tayong pag-asa. Alam mo, Brother Johnson, ang tinatalakay natin ngayon, ito yung mangyayari, ano? Oo. Pagkatapos ng 1,000 taon. Tama. Alam nyo ba na may good news at bad news tungkol dito sa impyerno? Mm-hmm. Eh? Kung tutusin ang impyerno, ay talagang inilaan ito ng Panginoon. Tutusin, ayaw niya kahit isa mapunta dun eh. Tama. O, alam nyo, kanino particular ito inilaan ng Diyos? Kung may mapunta man dun, hindi makagustuhan ng Diyos yan. Ito ha, 25:41 ng Mateo. Mm. Kung magkagayo, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, ito yung mga hindi nagtapat eh. Oo. Ha? Yung mga mapapahamak. Magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa. Yan. At pasaapoy na walang hanggan, na inihanda sa Diablo at sa kanyang mga anghel. Yeah. Kanino daw dapat sana ito inihanda ng Diyos? Sa, ito'y dapat sa ano eh? Sa mga sa Satanas at sa mga nadaya niyang nakaladkad niyang mga anghel na mabuti dati. Tapos naging masama. Ang good news sana nito, itong impyerno ay para talaga sana ito kay Satanas at sa kanyang mga anghel eh. Tama. Kaya lang, may mga tao namang gusto ring sumama doon. Yun. Oh, kaya, ang sabi ng Panginoon, kung ipaparaphrase ko, abay gusto nyo dyan, eh di welcome. Pero kung tutusin, inilaan ng Diyos yan, inihanda sa Diablo at sa kanyang mga anghel. So, nakakalungkot na balita pagdating ng panahon, Brother Johnson, at sa giliw nating mga taga-subaybay, na ayawin man sana ng Panginoon na ano, na mapahamak ang sino man at pumunta sa lugar na ito, ay talagang may pupunta kasi pinili nila. Kasi kung titingnan natin, Brother Johnson, dito po sa aklat ng... Ang aklat po ay nasa 2 Pedro, Kapitulo 3, ang talata ay 9-10. Yo. Ang sabi ganito, hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako, yo, na gaya ng pagpapalibang ipinalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipag. Sisi. Sisi. Yun. Anong gusto ng Diyos? Mm-hmm. Kahit isa. Oo. Lalo't sa mga tao. Oo. Na hindi pa naman ngayon huli ang lahat. Mm-mm. Na ano? Na mapahamak. Yan. Kundi lahat ay magsisi. Bakit? Mm-hmm. Sa ayaw at sa gusto natin, darating ang panahon. Tama. Masabi sa sumunod na talata, sa talatang Jis ng 2 Pedro, Kapitulo 3, dapat wat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam, nakasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Yeah. So dito, Brother Johnson, nakita natin sa kabila ng lahat na ang Diyos ay magpaparusa, pero narito makita pa rin natin na ang Diyos ay talagang lubhang minamahal tayo. Ano ang sabi? Kung siya lang ang masusunod, kung siya lang ang masusunod, ayaw niya kahit isa man dyan ay ano, mapunta, lalong-lalo na sa ating mga tao. Pero bakit may mapupunta? Kasi nga, sila ang pumili na ano po, na sumama kay Satanas at sa kanyang mga kampon doon sa impyerno na talaga namang inilaan sana para sa kay Satanas at sa kanyang mga kampon, Brother Johnson. Ayan. Kaya kung titingnan natin, mga kapatid, mga kaibigan, yung scenario sa... Pagkatapos ng 1,000 taon, ang mga buhay, mga patay na masama, bubuhayin, magiging kasama ni Satanas. Sabi doon sa binasang talata kanina, ay nagpaplano sila sa 9 na kubkubin ang kampamento ng mga banal. Ayun. Kasi
Bakit sinabing ganon? Nasaan ba yung kampamento ng mga banal? Nasa 21, 1 at 2. Mm-hmm. Sabi rito ng Apokalipsis, Kapitulo 21, talatang 1 at 2. At nakita ko ang isang bayang banal, at nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit, buhat sa Diyos, na nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakan talaga sa kanyang asawa. So after 1,000 years, ang event, ano, ay i-review natin, ay bababa ang bayang banal, ang Jerusalem, na inihanda, na tinahanan ng mga banal sa loob ng 1,000 taon. Opo. Pakakawalan si Satanas sa papaanong paraan kasi binuhay ang mga makasalanan. Kaya para siyang nakawala kasi meron na naman siyang dadayain. Mm. Dadayain niya kasi papaniwalain niya yung mga tao na kaya nilang kubkubin yung bayan. Yung Holy City. Mm-hmm. Iipunin para sakupin. Mm. Kaya lang, habang nagpapanukala silang sakupin, napakarami nila eh. Ang bingan lang nila ay gaya na buhangin sa dagat. Mm-hmm. Eh di yung mga nabuhay na masama, eh di naniniwala nga, kaya nilang kubkubin. Mm-hmm. O baka iniisip nila, eh, ito yung baka dala kasama nila yung naaralan nila sa loob ng 10,000 taon. Mm-hmm. Naniniwala. Nag-aakala silang kaya nila. Mm-hmm. Pero ang nangyari kasabay noon ay uulan ang asupri, sabi sa talatang Jis. Tama. At ang Diablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagat-dagat ang apoy at asupre na kinaruroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta at sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailanman. Yan ay talatang 10 ng Apokalipsis Kapitulo 20. Tama. Mm-hmm. Nakikita natin dito ang isang masaklap. Kaya sabi natin kanina ay doon mangyayari yung impyerno. Mm-hmm. Ulitin natin, pagdating ng pagkatapos ng 1,000 taon, muling babalik ang Panginoon kasama ang mga banal, sabi sa Kapitulo 21, at talatang 1 at 2, tama, na doon sa loob ng Holy City at mabubuhay ang mga patay na masama. Mm-hmm. Kaya parang nakawala si Satanas. Mm-hmm. Kasi may kasama na naman siyang dadayain. Sasabihin niya, kubkubin natin ang kampamento ng mga banal. Kaya ang kalagayan niya para siyang pinakawalan. Mm-hmm. Sa loob ng kulungan, sa loob ng 1,000 taon. Mm-hmm. Kaya lang, doon naman mabuhulog ang apoy. Ano, alam nyo, kung apoy lang galing sa kalan, hindi natin kayang sunugin si Satanas. Pero yung apoy ho dito galing sa langit, galing sa Diyos. Mm-hmm. Ngayon, may kapangyarihang wumasak, magwasak kay Satanas. At talagang, andoon po yung tinatawag na ikalawang kamatayan. Imagine, yung mga masasama ho dito, mga kapatid, ha? Bubuhayin para lang danasin nila yung ikalawang kamatayan. Tama. Kaya kung mayroong mang namatay ngayon na masama na hindi nagsihirap sa kanilang pakamatayan dahil mm-hmm. inatake sa puso o kaya na aksidente, mm-hmm. di walang hirap. Mm-hmm. Kung ikaw ay masama, doon sa ikalawang kamatayan, doon mo nararamdaman ang hirap. Mm-hmm. Kaya lang, siyempre po yung word na kamatayan ay talagang mamamatay. Hindi po tayo naniniwala doon sa tinatawag na eternal torment. Ano? Mararamdaman lang talaga ng tao yung kanyang paghihirap. Hirap. Pero hindi ibig sabihin ay walang hanggan ang kanilang paghihirap tapos hindi sila mamamatay. Tama. Kasi mamamatay nga eh, mm-hmm. pati si Satanas. Kasi may naniniwala na eternal torment. Mm-hmm. Yung mga ilan sa mga samahan ngayon, mm-hmm. ay naniniwala sila na walang hanggang maghihirap. Brother Richard, mm-hmm. doon sa dagat-dagatang apoy. Kasi mm-hmm. nga naman, may binanggit dito na sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailanman. Mm-hmm. So, ipapaliwanag ho natin ito, Brother Richard. Bakit mm-hmm. sabi magpakailanman? Ayan. Ano bang ibig sabihin? Mga kapatid, mm-hmm. mga kaibigan, pagka ang salitang eternal or everlasting ay kinapit sa Panginoon, ay talagang eternal yon or everlasting mm-hmm. talaga yon. Pero kung ikakapit ito sa mga bagay, ay hindi lahat ng walang hanggan ay walang hanggan forever. Magbigay tayo ng sample. Mm. Sabi doon sa aklat ng Judas, at ganito ang ating mababasa, 1:7. Gayon din ang Sodoma at Gomora at ang mga bayang nasa palibot ng mga ito na dahil sa pagkabuyo sa pakikiapid at sa pagsunod sa ibang laman ay inilagay na pinakahalimbawa
na sila'y nagbabata ng parusang apoy na walang hanggan. Ayun. So, ang nangyari sa Sodoma at Gomora bilang halimbawa ng mga masuwayin. Walang hanggan din daw ang apoy na tumupok sa kanila, pero wala namang apoy na naglalagablab ngayon sa Sodoma at Gomora. Kaya yung kamatayan doon sa Kapitulo 20 ng Apokalipsis, bagaman binanggit yung magpakailanman, pareho lang po yan sa Greek, ay hindi nangangahulugan na walang katapusang paghihirap. Kasi kung totoo na may eternal torment or walang katapusang pagpaparusa na hindi mamamatay ang tao, parang ang nangyari dyan, buhay na walang hanggan din yon. Hirap nga lang. Hirap nga lang. At dito, Brother Johnson, pansinin nyo ha, bakit tayo naniniwala na hindi, walang hanggan yung parusa o yung pagpapahirap? Hindi totoong walang hanggan. Kasi tingnan nyo, ang Diyos ay isang makatarungang Diyos. Alam naman po ng lahat yan, mananampalataya. Correct. Biruin mo, halimbawa yung isang tao na buhay ng 70 years. Mm-hmm. Sabihin mong, sa 70 years na yan, puro na lang talaga kasamaan ang kanyang ginawa sa kanyang buhay. Uh-huh. Wala nang nagawang mabuti kahit isa. Brother Johnson, 70 years lang naman na nabuhay ng napakasama. Mm-hmm. Susunugin mo at pahirapan mo ng milyon-milyong... Nasaan ang pagiging makatarungan ng Diyos niya, Brother Johnson? Manapan, naniniwala tayo na talagang sila'y pupuksain ng Diyos. Kumbaga, walang makikitang trace o bakasman sa kanila, Brother Johnson. Mm-hmm. Dahil dito rin sa Kapitulo 21, talatang 8 ng Apokalipsis, ito po ang sinasabi. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamatay tao at sa mga mapakiapid, at sa mga manggagaway, sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asopre na siyang ikalawang kamatayan. Kamatayan talaga. Brother Johnson, impyerno na itong pinag-uusapan ha. Mm-mm. Kung sila'y pahihirapan ng walang hanggang kagaya ng iisip ng iba na eternal torment ang gagawin talaga. Bakit may kamatayan pang binanggit? Tama. Saan ka naman nakakita ng patay pero buhay? Oo. Yung salitang kamatayan, balibalik na rin mo man yan, ay wala kang makikitang buhay dyan. Tama. Ha? So tinawag itong bagay na ito na yung pagpapahirap sa kanila sa impyerno, ikalawang kamatayan. Kaya dinidiinan natin ito, Brother Richard, kasi may managtuturo na walang hanggan ang pagpaparusa. Hindi po ito yun. Patay nga eh. Mm. At kung si Satanas nga ay patay, sabi rito sa Ezekiel 28, mm-hmm, ganito, babasahin po natin bago tayo magtapos. Sige. Ezekiel 28, talatang 18 hanggang 19. Sa pamamagitan ng karamihan ng iyong mga kasamaan at kalikuan ng iyong pangangalakal, iyong nilapastangan ang iyong mga sanktuaryo, kaya't ako'y naglabas ng apoy sa gitna mo. Sinupo ka at pinapaging abo ka sa ibabaw ng lupa sa paningin ng lahat na nanganunood sa iyo. Mm-hmm. Silang lahat na nagkakakilala sa iyo sa gitna ng mga bayan, mga titigilan dahil sa iyo. Ikaw ay naging kakilakilabot at ikaw ay hindi na mabubuhay pa. Talagang patay. Mm-hmm. Ito ay tumutukoy kay Satanas. Mm-hmm. At gusto ko pang banggitin dito, Brother Richard, na gustong iwanan sa kaisipan ng ating mga taga-subaybay. Yayamang na laman natin ang mga katotohanan ito, mga kapatid, ay pangarapin ho natin yung pangakong buhay ng ating Panginoon. Mm-hmm. Meron din kasing mga tao na naniniwala na ang taong maliligtas ay hindi makakarating sa langit. Mm-hmm. Mali po yun. Ang pangako na bayang banal ay galing sa langit na tinirhan ng mga naligtas. Mm-hmm. After 1,000 years, saka lang bababa ulit dito sa lupa. Mm-hmm. Para maintindihan natin yon. Sabi dito sa 3:20 ng Filipos, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Mm-hmm. Mula doon ay hinihintay natin naman natin ang tagapagligtas at ang Panginoong Jesucristo. Mm-hmm. So ibig sabihin, ang ating pagtira doon sa langit, pagiging mamamayan, ay titira talaga doon sa loob ng 1,000 taon. Mm-hmm. After 1,000 years, kaya sabi sa 21 ng Apokalipsis, bumababa kasi after 1,000 years, bababa din ang bagong Jerusalem. Pero bago ilapag ito dito, bago ibalik talaga ito dito sa lupa, lilinisin muna ito. Mm-hmm. Ang mga masama ay sabi roon sa Malakias, Brother Richard, mm-hmm, ay magiging abo. Abo. Magiging talagang totally mawawala po sila. Nasa Kapitulo 4 ng Aklat ng Malakias dyan, kung gusto po ninyong basahin, basahin lang po ninyo dito sa talatang 1 hanggang
Ito, sa Kapitulo 1, ituloy-tuloy niyo lang po yan, doon sa aklat ng Malakias. Kapitulo 4. Talaga magiging parang mga abo sila. Yung bagong bayan, bagong Jerusalem, ay pag-aralan natin sa susunod na episode yan. Yan, oo. Brother Richard, napakaganda kung paano ito inilarawan sa atin. Pero ngayon, gusto ko muna magbigay ka ng mga panghuling pananita sa ating mga taga-subaybay. Ayan. So mga giliw naming mga taga-subaybay, nakita natin na maganda ang panukala ng Diyos patungkol sa sangkatauhan. Ang gusto niya, lahat ay maligtas kung mamarapatin. Subalit, hindi tayo pipilitin ng Diyos. Nasa atin po ang desisyon. Hanggat maaari, nabasa natin sa mga talatang ating pinag-aralan na isa man ay ayaw ng Diyos na mapunta doon sa tinatawag na impyerno. Dahil yun nga ay nakalaan kay Satanas at sa kanyang mga kampon. Pero may mga tao na mapupunta rin doon dahil sa katigasan ng kanilang ulo at kawalan ng pananampalataya. At sana mga giliw naming mga taga-subaybay, mga taga-panood o mga taga-pakinig man sa radyo nitong palatuntunang ito, harinawa naisin natin na sa halip na tayo mapunta doon sa kapahamakan, ay piliin natin ang mapunta sa buhay na walang hanggan sapagkat ito ang nais ng Diyos na ating kahinatnan. At harinawa, buksan natin ang ating puso para sa ating Panginoon para hindi kapahamakan ang maghintay sa atin pagdating ng panahon. Ayan. At gusto kong basahin itong huling talatang ito sa 20 talatang 12 ng Apokalipsis. At nakita ko ang mga patay, malaki at maliliit, na nangakatayo sa harapan ng luklukan at nangabuksan ang mga aklat at nabuksan ang ibang aklat at nasiyang aklat ng buhay at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. Magiliw ng mga taga-subaybay, masumpungan nawa ng ating pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Magsilbing mensahe at paraan ang paksang ito upang tayo po ay masumpungang karapat-dapat. Amen. Tayo po ngayon ay manalangin. Panginoon, salamat sa inyong paraan na inyong pinagkaloob sa amin na ibahagi namin ang mahalagang mensaheng ito. Ang aming dalangin ng aming mga taga-subaybay nawa ay magkaroon ng kaisipan at pagnanais na piliin kayong paglingkuran sapagkat kung hindi namin kayo pipiliin ay maaring kami ay masama doon sa kaparusahan kung saan naroon ang pagngangalit ng mga ngipin at pagsisisi na wala nang magagawa. Habang may panahon pa kami, Panginoon, baguhin, tulungan po kami ng inyong banal na Espiritu, mga anghel ang gagabay sa aming mga taga-subaybay upang patuloy kaming gabayan sa tamang landas patungo sa buhay. Amen. Salamat sa inyong kabutihan at pag-ibig. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa pangalan ng aming tagapagligtas, ang aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Muli kami nagpapasalamat at umaasa na tayong lahat ay pinagpala at nakinabang mula sa salita ng Diyos sa ating pinag-aralan. Ito ay hinango natin sa kanyang salita. Dito lang po natin masusumpungan ang katotohanan. Salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay.